Joselito, yes, ma'am. Nakakatandang kapatid ka ba o nakababatang kapatid? Nakababatang kapatid po. Nakababatang kapatid ka ni Alan. Opo. Na isang OFW sa Dubai. Opo, ma'am. Matagal na ba sa Dubai si Alan? Matagal na po, ma'am. 4 years na mahigit. 4 years. Pabalik-balik. Balik-balik. Ganon. Gano'ng katagal na silang kasal ni Mela? 2004 to 5, ganon. Hindi ko masyado. So mahigit kumulang, matagal-tagal na siya, Shari. Ilang taon na si Alan? 43. Si Mela, ilang taon na? Ganon din po, 43. May ibang anak ba sila? Si Mela kasi single mom yun. May isang anak, tapos apat yung anak nila. Tapos yung panlima ngayon, yun yung question. Yun yung inaako or sinasabi na kay Alan. Oo, yung sinasabi niya sa kay Alan daw. So, hindi sila kasal? Kasal po sila, ma'am. In-adopt ba or inangkin ni Alan yung mga anak ni Mela sa iba? Oo, yung isa, yung panganay. Nandun sa kanila. So, dahil doon, ikaw ang itinalaga niya na representative. Oo, kasi nakabalik para humingi na ng tulong. Opo, opo. Okay. So, ngayon, ang tulong na hinihingi ninyo ay para mapa-DNA test. Possible yung gustong ipa-DNA din ng kapatid ko. Yung bata ay, kasi baka naman hindi kailangan ng DNA test kung ma-establish lang natin. Umamin na yata yung, umamin na yung asawa na hindi daw sa ano eh. Sa, umamin na pala, sandali lang, kasi 4 months old yung bata. So, ibig sabihin, pinanganak ng nitong ano lang? July, kasi July. So, yung umuwi siya ng January, tapos yung July lang. November. Halos wala pang 6 months kasi yun. So, July. Oh. Kailan yung huling uwi ni? January po, January 26, 2022. January? 26, opo. Tapos nanganak po ng July 16. Nanganak ng July? 16, opo. January, February, March, April, May, June, July. Baka naman premature. Yun nga, pero wala pang talaga. Diba yan, diba? Hindi, pero makikita mo naman yan. Pagka meron naman dito pagka nanganak na, opo. Meron kasi yan, Shari, gestation age nung bata at saka yung nung pinanganak. Malalaman. Malalaman kasi yun sa hospital din yata. Medical. Okay, so may makukuha natin yan. Kasal sila, opo. Pero meron kang ina-allege na may ibang kinakasama, itong si Mela? May ano siya eh, may nasa ibang barangay, may ano siya, may lalaki. Yun yung sabi. Nag-usap na nga po sila sa DSWDD. Yung asawa kasi niya parang sinabi ni rape daw siya na ganyan, ni rape siya ng lalaki. Parang nilis niya yung lalaki niya. Okay. Parang talagang inanos, daming sinungaling. Napakadaming sinungaling so, niya. So, sa makatawid, umaamin siya na hindi nga kay Alan. Oo, yung pinanganak na. So, bakit pa kailangan ipa-DNA, oo, sir? Ang gusto lang yatang ipa-DNA ng utol ko, yung lalaki, tsaka yung anak niya, ano. Yun nga sir, bakit kailangan pa pong ipa-DNA? Kasi umamin na po. Oo, edi ang ano na lang, kasi yun yung katibayan yata ng proof talagang evidence eh, yung DNA. Pero kasi saan ba siya umamin? Saan umamin yung babae? Yung sa DSWD na nag-usap sila. Well, yung pag-amin na yon can already be considered a confession na pwedeng gamitin sa korte. Oo, nakarecord po siya. May kasi po hindi naman siya pinilit, hindi naman siya... isa yun sa mga pwedeng maging katibayan. Na may record. Kung ganun, ano ba ang gusto ni Alan? Gusto pa rin, kung kunari, talagang mapapatunay na hindi na. So ano, hiwalayan na ito? Yun na yung hiwalay niya. Tapos gusto niya, kasuhan niya. Yung, kakasuhan niya. Although ang sinasabi ni Mela, ni-rape daw siya. Usapan na naman yun. Oo. Nag-uusap pa ba si Alan at saka si Mela? Hindi na, binablock na ni utol ko yung asawa niya, Mela. Pina-block niya sa Facebook, kaya hindi na sa Messenger, hindi na sila, wala na silang communication. Kayo, sa side ng pamilya ni Alan, ikaw o iba pong mga kapatid o mga magulang mo, meron pa bang communication kay Mela? Meron po, nandun sa ano, sa probinsya, paano lang eh. So nakakausap? Isang barangay lang, isang barangay lang. Nakakausap pa ninyo? Oo. Makikita pa ninyo? Oo, yung sister ko, tsaka yung nanay, wala lang doon eh. Meron ba kayong katibayan na may nagsasama na sila ng ibang lalaki? Wala po kaming proof na ano. Pero mayroon pong tiyuhin tsaka ano sa ibang barangay na naka-willing min ng witness na. Dahil doon nga sa ibang barangay. Sa ibang barangay. Nagsasama. Magandang hapon sa iyo, Mela. Nandito ang kapatid ng asawa mo. Asawa mo si Alan Yare? Opo. Meron kasi ditong request na magpapa-DNA daw doon sa bata na pinanganak mo nung July. Opo. Sinong tatay nito? Nag-usap na po kami ni Alan Yare. Sinabi ko naman sa kanya, hindi niya anak eh. So, inamin mo na? Opo. Hindi na siguro nagpapadala sa iyo ng pera si Alan? Hindi na po. Padala yan, sustento pa rin yan sa mga anak. Sustento, si Maya. Pero may anak ba kayo ni Alan na nasa inyong dalawa talaga? Mayroon po. Ilan? Opo, apat. Anak opo talaga ni Alan yan? Opo. Itong panglima, hindi sa kanya? Hindi po. Paano nangyari yan?
Mela, alam mo ba na pwede kang makasuhan dyan? Opo. Ano naman, handa ka naman na harapin ang mga consequences nito? Opo. Nagpapadala ng pera naman si Alan para dun sa apat na anak niya? Opo, yung pinapadala niya, 3,000. Opa. Hindi isa pa sa tatlong anak. Mela, meron ka na bang ibang kinakasama? Yung ama ng... Wala po. Sino ang ama ng batang yan? Huli mong pinanganak? Wala po akong ano ma'am kasi, biktima lang po ako. Alam ni Alan yan, sinabi ko yan nung nagharapan kami sa DSWD. Wala siyang proof na yung blatter, ganyan. Wala, imposible. Oh, eh, pero sino ba itong si Joel Napoles na ito? Yun yung ano, yung talaga ito ng ano niya, lalaki. Sinususpecha ninyo, nakalaguyo niya. Oh. Kilala mo ba itong Joel Napoles, Mela? Oh, kilala ko po yan ma'am. Dito yan po yan sa, dito sa kabilang barangay po namin. Yun po yung sinabi nila na yan daw yung tatay sa anak ko. Pero, yes. Siya ba ang tatay? Hindi po. Gusto mo bang malaman kung sino ang tatay ng anak mo? Hindi ko po kasi, biktima lang po ako eh. Handa ka ba na magpa-DNA test? Opo. Handa ba si Joel Napoles na magpa-DNA test rin? Kung Opo. Naintindihan ko na, Shari, kung bakit nila gusto magpa-DNA test. Gusto nila magpa-DNA test para ma-establish kung itong kinakasama o itong pinagdududahan nila na lalaki ay talagang kalaguyo nga ni Mela. Kung nagsasabi ba siya ng totoo. Para kung ano't ano man, magiging magagamit yon na pangkaso. Pero si Mela naman, handa naman palang magpa-DNA test. Handa ka naman, Mela, no? Opo. At si Joel din, handa rin. Dahil sinasabi mo hindi nga siya ang ama ng bata, di ba? Opo. Sa Cebu nga, eh, gusto nang ipadiniya na yung utol eh. Ayaw eh. Sa Cebu? Oo. Bakit taga-Cebu ba kayo? Dito na yan. Sinabi ito ko yan, na, oo. Ayaw, sinabi ko na ayaw. Na... Ano? Ayaw pumunta doon sa hospital. Huwag ka magsabi na ano, masyado lang kasi kayo. Doon sa medical record lang para ipakita lang ba? Pati ultrasound kahit ipakita lang tsaka yung medical record. Ayaw talaga niya sabihin. Handa ka ba, Mela, na makipag-cooperate para ma-establish or malaman natin kung sinong ama ng bata? Opo. Mela, meron ka bang gustong iparating naman kung nanonood at manonood si Alan ngayon at dito sa pamilya ni Alan? Yun naman, sinabi ko na po yan, ma'am, sa kanya. Ayaw niya kasing maniwala at saka kahit sino dito sa barangay namin tanungin kung mayroon akong ano, lalaki dito. Kasi kung yun ang sinabi nila sa akin, ma'am, na ano daw, may lalaki daw ako, gastos daw ako ng gastos ng pera. Kung may nagastos man ako sa pera, siguro hindi kami makapundar ng ganito. Ilang taon na ba ang mga anak ninyo, Mela? Yung bunso po, ang bunso ko po yung ano, 11 years old. 11. Yung panganay? Yung panganay, 18 years old. 18. Nag-aaral naman itong lahat? Opo. Okay. So patuloy ang pag-aaral nila, ha? Opo. Kasi handa naman palang magpaano. So, assist na lang natin. Yes po. Sa ECDNA, sir. Mayroon po ba kayong may repair na kung attorney ba na dun sa yun na nga. Sasamahan nga kayo na dun muna, dun sa DNA test. Tapos kung ano't ano man ang mangyayari, balik tayo dun sa DSWD. Kasi syempre, ang una nating sisiguraduhin nito ay yung mga bata, ha? Pero since, di ba, attorney, nasa ibang bansa kasi si Sir Alan, magpapadala na lang po ng SPA, Special Power of Attorney, para kayo po ang tatay, yung representative niya dito po sa Pinas. Ganun na lang po ang mangyayari. Kasi yung pagiging representative niyo na kinikilala kayo dito sa Wanted sa Radyo. Pero kung meron ng mga kaso na ihahain, ibang usapan na yon. Alan? Hello, ma'am. Si Mela ay handa nang makipag-cooperate para nga magpa-DNA test at malaman kung sino talaga ang ama ng bata. Kahit yung Joel Napoles daw na sinasabi ninyo ay handa rin naman. Meron ka bang gusto iparating kay Mela? Yun lang po, yung ipa-DNA po para po malaman kung sino po talaga ang ama sa bata po. Okay. Tapos Alan, gusto ko lang rin iparating sa iyo ha, na meron ka rin ibang responsibilidad dahil may mga anak naman talaga kayo. Tama ba ako? Opo, ma'am. Oo, ilan ang anak ninyo? 4. Tama ba ako? 4 po. Oo, 18 years old yung panganay, 11 yung bunso. Tama? Opo. Okay, kung ano't ano man ang kahihinatnan ng relasyon ninyo, huwag nating kakalimutan yung responsibilidad at kinabukasan ng mga bata. Okay? Opo, ma'am. Opo. Okay. Meron kang gustong sabihin kay Mela ngayon? Nakikinig si Mela? Ang sabihin ko lang sa kanya, nga, yun lang po, yung ipa-DNA po para po malaman kung sino po talaga ang ama sa bata po. So yan, narinig mo, Mela? Oo. Alan, wag mong ibababa ang linya, kakausapin ka ng staff, ha? Opo. Okay, Mela, wag mo rin ibababa ang linya, kausapin ka ng staff.